gosta de fazer ozia. Bota a novinha que tá na bolada, gosta de fazer ozia. Você tá ali em cima da piroca, 24 horas por dia. Você é casa, você manda tudo. Pangarap nyo rin ba na mabili itong si Motorstar 150 Fi? Baka ito na yung sa inyo para mabili itong scooter na to. So in this video guys, syempre pag-uusapan natin dito yung specs, features at syempre yung updated price. So kung natatandaan nyo guys, na-review na natin yung color blue nito, and since marami nagre-request na i-review naman dun yung color white, so finally guys, ito na nga. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan itong scooter na to. Let's go! Motorstar Easyride 150 Fi. So ito na nga guys yung pinaka-re-request nyo. So ito yung itsura nung pagka-color variant niya na white, and for me, napakaganda po talaga niya tingnan sa personal, plus nag-complement pa talaga yung kanyang headlight. So before ang lahat, before natin ikutan tong scooter na to, dito na muna tayo guys sa kanyang technical specs. Of course, this scooter is 149.cc, 4-stroke, air-cooled overhead cam, at syempre Fi na din to guys, kaya naman napakatipid sa gasolina. Tapos yung nagustuhan ko din dito guys, meron din siyang malaking fuel tank capacity na 10 liters. At syempre ilalagay ko na lang sa screen yung kanyang average fuel consumption. So aside sa white guys, meron silang available color variant na blue. Yung na-review ko before, ito yung blue niya. Ayan, so pakita ko lang sa inyo guys yung itsura ng blue. Ayan yung blue, at of course ito yung black. So pili kayo guys kung alin yung gusto nyo, pero mas bet ko talaga itong white, no? Kumpara doon sa naunang kulay na napakita ko. So, pagdating sa itsura guys, may pagka-sharp yung kanyang design sa front, no? So, nandito pa rin naman yung kanyang wind visor for better aerodynamics. Kasi nga, itong motor na to is hango doon sa looks ni NMAX. Pero yung pinakaiba, mas, for me, mas astig yung itsura niya. Kasi yung kay NMAX, bilugan eh. Pero dito, napaka-sharp. And then, pagdating sa headlight guys, naka-LED din. Parang I2 dito, no? Tapos dito. Napaka-astig talaga ng itsura, maging lining ng headlight niya guys. So kung pampormahan talaga, may bubugatong si Easyride 150 Fi. So sa kanyang turn signal, naka-LED din. Tapos ginamitan siya ng telescopic sa front. And sa mga nagtatanong, hindi po siya ABS ha. Pagdating naman sa kanyang braking system, single disc with single pot. Tapos merong sticker dito na Sport. Sa tire naman, meron siyang tire size sa front guys na 130x60x13. So dito naman sa kanyang side, ito yung itsura niya sa side guys. Ayan. So kung gusto niyo po magkaroon ng scooter na comfy sa long ride, highly recommend this one. Kasi meron na siyang option for cruising style. Pwede mong iunat yung paa mo. Ngawit na ngawit ka na sa upright. Ayan. Tapos pwede ka din mag-upright sitting position. So magkahalintulad talaga sila ng body build ni NMAX guys. Kay, pati naman sa upuan, kita niya naman. Hulmang-hulma. So, generous na din yung seat cushion. So, ayan, pwedeng-pwede nga siya i-long ride since matipid na din to sa gasolina. At ang isa pa sa nagustuhan ko dito kay Easyride 150 Fi, guys, pagdating naman dito sa handlebar, napakaangas, guys, kasi may ilaw na. Yung sa akin kasi, kay Honda Click, nag-upgrade ako ng domino tie switch na may ilaw. So, ganito din yung itsura, pero syempre, domino tie switch yon. Pero dito, is ito yung stock na switch ni Easyride 150 Fi. So comment down below guys kung sino na nakabili dito ng Easyride 150 Fi. So habay ba yung kanyang switch na may ilaw o wala? Comment nyo naman sa baba. And syempre yung information meron dito, meron siyang kill switch off, activated, and meron siyang patayan ng ilaw guys sa front maging dito sa kanyang switch. So pakita ko sa inyo. Ayan, so kung ayaw nyo masyadong gumamit ng baterya, pwede nyo i-off. Pero kung gusto nyo naman na ayan, mas maliwanag yung switch nyo pagkagabi, pwede nyo i-on. Tapos pakita ko sa inyo guys. So, naka-open yung light niya. Ayan, pag-i-off nyo na. So, advantage yan guys para mas makatipid kayo sa baterya. So, usually kasi ngayon, mga scooter or motor is equipped na ng daytime running light. Pero itong kay Easyride 150 Fi, pwede mong patayin yung ilaw niya. Ayan.
So for me, plus points yan, electric start. Dito sa left side, high beam, low beam, ayan. Tapos meron siyang pass light, turn signal switch off, at saka yung horn. Pagdating dito, ayan yung dashboard niya guys, syempre naka-inverted yan, black. So for me, goods na goods yung black yung color niya para mas pop out yung kulay ng mga numbers niya or ng letters niya. So for example, this one is the time. Kaya kitang-kita nyo po yung time, the speedometer, odometer, fuel gauge, tapos yung mga indicators like turn signal, fuel gauge indicator. Ayan. Tapos, aside from that guys, meron din dalawang button dito. So check pa natin. So, ayan, trip. Tapos yung odo. Trip at saka odo lang yung makikita mo dito guys. So, if ever magsiset ka ng time nyo, so dito ka pipindot. Ayan. Tapos, ito yung handlebar niya guys. Sa ignition naman, ayan, may ilaw din. So, for me, goods na goods yan. So, kitang-kita mo na talaga yung info nito pagkagabi. For example, kung saan mo itatapat sa seat kasi may ilaw na nga siya. Tapos, ito yung pindutan ng fuel at saka seat. So, check natin, no? Kamusta naman yung sa fuel niya? Ayun, napaka-responsive, guys. Ayun, no? Ayun. So, for me, goods na goods yan. Tsaka malambot lang din i-push. Tapos, meron din siyang packet dito. Ayun yung packet niya, guys. Malalim na ito yung phone natin. Check natin. Ayan, pwede ka mag-charge guys, no? Tapos dito mo ilagay yung phone niyo, no? Hindi na kayong bumili ng cellphone holder. Pero kung gumagamit kayo ng map, syempre highly recommend na Moto Wolf cellphone holder. So yung link guys, ilalagay ko lang sa description box para alam nyo kung saan kayo makabili ng magandang cellphone holder na nire-recommend ko, which is Moto Wolf. Ayan. Tapos dito sa kabila, meron din siyang front pocket guys. Ayan naman, malalim din to. So check natin, cellphone natin. Ayan, kasya din. Oo. Kung ayaw mo basa yung phone mo ng ulan, pwede mo ilagay dyan para mas secure. Kasi dito pwede pang mapasukan ng tubig kasi wala siyang cover. Pero dito, safe na safe yung cellphone nyo dito. Ayan. Tapos, dito sa underseat naman niya, check natin. Ito yung underseat niya guys. Medyo malaki na din. So, pwede mo ilagay dito ng bag, raincoats, personal belongings, pwede papers ng motor. Ayan. So, kung hindi pa enough, pwede ka magpalagay ng top box dito. So, check naman natin guys yung kanyang taillight. So, pagdating sa taillight guys, uy, meron din pala siyang patay ng taillight guys. Kasama siya sa front. So, pag pinatay mo yung ilaw sa front, sabay yung sa likod. So, for me, goods na goods yan. Parang ano yun eh, patay ng ilaw din ng... Okay, yung brake light at saka yung dito. Sa may light ng plate. So for me, goods na goods yan. So ito yung kanyang itsura sa likod. Napaka-sharp din ang design. Katulad sa front, naka-LED na din. Ang brake light, magiging turn signal light. Tapos naka-reflectorized na din siya for added visibility during your night ride. Tapos dito guys, ayan. So ginamitan siya ng dual shock absorber. Ayan, tapos braking system is single disc. Tapos ang tire size naman sa likod guys is 130x60x13. So, meron na din siyang built-in na tire hugger, guys, para sa putik-putik. Plus, napakagandang rear fender malapad sa likod para hindi na kung saan-saan tatalsik yung putik. So, aside nga pala sa decals, guys, na Motorstar, which is nandito, yung lining na color maroon, meron siyang emblem na Easy Ride. So, for me, mas maganda na, ayan, naka-emblem siya para elegant tingnan. Tapos, yung kanyang sticker na 150 FI. Ayan. So, ito yung kanyang tambucho. May heat guard na din. Safe na safe yung legs mo at saka legs ng angkas mo dito. So, dito tayo sa kabila. So, si Easy Ride 150 FI, guys, for clarification, meron pa po siyang kickstart. And for me, goods na hindi pa tinanggal yung kickstart. In that way, if ever madisagargahan ka ng baterya, may pag-asa pang mapandar itong motor na to. Yan. So, nandito din yung kanyang panggilid. Tapos, ito yung foot peg ng angkas. Pwede may fold kung wala kang angkas. Ayan, napakalinis na ng design. Yung side stand niya, guys, ayan. Center stand, of course. And, ayan. Of course, yung apaka ng driver. Ayan. So, ito yung itsura niya dito sa side. So, kung halimbawa, guys, talagang bet na bet nyo itong si Motorstar Easy Ride 150 FI, highly recommend this one kasi matipid talaga ito sa gasolina since FI na nga po ito siya. Ayan guys, and ito naman yung itsura niya dito sa kabilang side. Kung interested kayo dito kay Easy Ride 150 FI, ito ngayon guys ay merong spot cash na, ayan, 79,500.
Tapos kung gusto niyo naman ng hulugan, of course, down payment is 9,800 at monthly is at 3 years na 3,420. At ang kinaganda dito, guys, meron siyang malaking rebates na 400. So meron kayong mapagpipilian na bracket. Ayan, 6 months up to 36 months. So pili na lang kayo dyan kung alin yung gusto niyong monthly. So this one, guys, available sa Motorstar Panabo City branch. So natapos na nga natin ikutan si Motorstar Easyride 150 Fi. Ano yung masasabi niyo sa scooter na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya ikukusilin yung bilhin ngayong taon? Pakicomment naman ako sa baba. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapagsubscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!